So mga tol, nagsalita na nga po itong si David Abanesian na makakalaban ni Terence Crawford ngayong December 10. Nakataya nga po dito ang titulo ni Crawford na WBO sa welterweight. Marami kasi ang nagsasabi mga tol na underdog lang daw siya kay Crawford at kaya siya din daw ang pinili ni Crawford dahil easy fight lang daw siya. Kaya banat ni Abanesian mga tol, so sorpresahin umano niya ang mga manonood sa laban nila ni Crawford. Saktong-sakto lang daw umano ang oras na ito para pag-aralan niya ang estilo ng kampiyon. Bagamat underdog daw siya at walang naniniwala na mananalo, gugulatin daw niya umano ang mga manonood na tatalunin niya itong si Crawford. Para magawa daw niya ito mga tol, kailangan lang umano mag-stick siya sa game plan nila. At kung kinakailangan na mag-adjust siya during the fight, gagawin daw niya ito. Kung si Kell Brook nga daw mga tol na nakalaban ni Crawford noong nakaraan, pinamaga daw ang mukha ni Crawford sa round 2. Mas malala pa daw ang mangyayari kay Crawford once na makadikit daw niya ito at mag-landing daw ang mga suntok niya. Pay-per-view po ang laban nila dito sa BLK Prime. Diyan nga din po nakakontrata si Crawford ng ilang laban. Kaya BLK Prime nga po ang pumili na makakalaban ni Crawford dahil sinasabi ng karamihan, easy fight lang daw itong si Abanesian. Kayang-kaya daw ito ni Crawford kesa daw sa mga top welterweight katulad ni Jaron Ennis. High risk kung ito daw ang makakalaban. Pagkatapos nga po ng laban ni Crawford, malalaman natin kung matutuloy pa ba ang laban nila ni Spence. Baka kasi ang mangyari, umakyat na si Spence sa super welterweight. Maging si Crawford mga tol, aakyat na din ito sa super welterweight. Baka ilang laban na lang din ito sa welterweight. At doon na sila magtagpo ni Spence. Sa kabilang banda naman mga tol, sinagot nga po ni Mayweather ang mga nagkikriticize sa kanya. Sinabi kasi mga tol, kaya lang daw lumalaban sa exhibition itong si Mayweather dahil wala na daw itong pera. Kaya sagot ni Mayweather mga tol, kahit hindi na daw siya gumawa ng exhibition, mabubuhay daw siya. Ganun pa man, banat ni Mayweather, hindi daw siya titigil na kumita ng pera, kaya patuloy pa rin daw siyang gagawa ng exhibition. Ika nga niya mga tol, currency over legacy. Samantala, nagpost naman po si DJ sa social media matapos na makalaban itong si Mayweather. Nagkaroon umano ng black eye itong si Mayweather nang matamaan daw niya ito ng suntok. Makikita kasi sa laban mga tol na nilalaro lang ni Mayweather itong si Deji. Nang makatama ng solid itong si Deji sa kanya, tsaka lang siya nagseryoso. At doon na nga dinimolis ni Mayweather itong si Deji sa round 6. Ayon nga sa report mga tol, kumita umano si Mayweather sa laban na yan ng $30 million. Mas malaki pa ang kinikita ni Mayweather mga tol kumpara sa mga lumalaban ngayon sa pro boxing. Hindi pa siya masyadong nabugbog. Ito ang pinagkaiba ng superstar mga tol sa hindi superstar.